Ang susunod na programa ay may tema at eksenang hindi angkop sa mga batang nanonood. Patnubay ng magulang ang kailangan. Karaniwan ng ang pagkakaibigan ay nagsisimula sa isang magandang pagtitinginan. Subalit paano kaya mabubuo ang isang pagkakaibigan kung ang pinagsimula nito ay galit sa puso? Ngayong gabi, inihahatid namin sa inyo ang naiibang kwento ng dalawang taong pinagtagpo ng mapagbirong tadhana. Ang kwento ni na Erning at Manang Gloria. Samahan ninyo kami sa naging biyahe nila patungo sa kapatawaran at pagkakaibigan. Pilit din ako sa'yo, paring Erning, ha? Nakakapito ka pa sa haba ng ginulong natin. Pare, pag ako eh, nasa Manibela, pakiramdam ko may narating ako sa buhay kahit papano. Pare, sa layo ng Maynila, sa Baguio, sabi may mararating ka talaga. Di ka na ba makaya intay sa pag-alis mo sa papunta Oman? Eh, oo nga, hindi na ako makahintay eh. Ayos na yung mga papeles ko. Kaya, alam ko hindi madaling mawalay sa pamilya ko. Pero, gagawin ko para sa kinabukasan nila. Titisin ko, kahit na mahirap. Oh, Tracy, di ba? Pati na kay ni Jocelyn? Nag-sorry pa nga siya na next time, hindi na siya magiging alam na hindi niya sariling gamit. Oo nga, ate. Di ba? Sabi lagi sa atin ni Mama, masamang nag-aaway ang magkakapatid. Dapat nagmamahalan lang. Di ba, Mama? Opo. O, sige na. Nandahan na. O, dali. Uy! Nakahanga ang sapatos mo. Bakit di ko sinasabi? Sige na, sa bahay natin aayusin. Uy, huwag mo nakalikutin. Sabi ba, Glory? Manong. Manong, dahan-dahan lang ko. Manong, delikado ko sa kanito. Ano yan? Ano ginagawa niyo? Ha? Ernie, kasi... Tatlong araw nang nagsusukat, nagtatay ang anak natin eh. Ilang beses ka tinatawagan sa trabaho mo pero hindi naman kita makontak. Sandali. Saan mo nadalhin ang bata? Dadalhin ko ang anak ko sa ospital. Hindi na siya kailangan dalhin sa ospital. Kaya ko na siyang gamutin dito. Ay, nako. Ganyan din ang sinabi ng albularyo tuming sa mga magulang ko. Ano nangyari sa kanila? Namatay sila. Tayo na. O, ano bang iniintay niyo? O, ay, sige na. Pumasok ka na roon sa loob, Kidok, ha? Para matingnan na yung ipin mo. O itong ano mo, papeles mo. Sige. Oo. Elsa! Uy! Po. Meron ka bang ano? Sapatos ng bata? Ah, meron po. Ito po. Yung pamasok eskwela, ha? Po, ito. Tingnan mo po. Ito? Tinan po ng mga apo niyo sa inyo. Nanang Gloria, yung maswerte yung anak mo, anak ng anak sa Manila, tapos ipapasa sa iyo dito para kayo ang bumuhay. Oh, parang gusto ko ito. Hey! Walang pinag-ibang araw na iyon para kay na Erning at Manang Gloria. Pareho nilang hinarap ang mga problema sa kanilang mga buhay. Kay Erning, ang kahirapang bumabalot sa kanyang pamilya. Kay Manang Gloria naman, ang pagtataguyod sa mga apo ang hindi masuportahan ng kanyang anak. Bahala na kayo! Thank you, Mama! Ganda po! No, di ba? Maganda! Burito mo yan, di ba? Bahala na kayo dyan, ha? O, oh, anak Jocelyn, ang problema mo. Nahirapan ka, no? Kayang-kaya mo yan. O sige na, tuturuan kita. Kunin mo muna yung salamin ko sa mata. Dali, para matakas tayo. Ma, ayan o, sa ulo mo. Ay! Andito pala. Nakalimutan ko, o nga pala, no. Si Janine, nakasalubong ko sa labas. O, mga bata, magmano kayo sa nanay nyo? Ma. O, paano? Ilang buwan na yan? Lima po. Limang buwan? Ako naman. Hindi ba sinabi mo sa akin, kapag nakalalaki kayo ng asawa mo, tama na, hindi ka na magbubuntis. Ano ba naman yan, oo? Alam mo, okay na naman kasi kung taon-taon ka magkaanak. Eh, pero kung kakayod na maigi yung asawa mo, bihira itong babaeng to. Nagsusumikap naman po si Solomon eh. Hindi lang ho kami swerte. Huwag mong pagtakpan sa akin ang batugan mong asawa, ha? Ikaw talaga, oo, kahit kailan.
Nakita mo nga, lahat ng anak ninyo nasa akin. Antikas kasi ang ulo mo eh. Kung sinunod mo ko nung araw, pinagpatuloy yung pag-aaral mo, aba, hindi sana ganyan ang buhay mo. Kita mo nga, itsura mo, losyang na losyang. Hey, saluhan mo na kami. Puna kayo. Hmm. Paano? Iiwan mo na sa akin si Jo Marie. Oh. Di ba kaya ka nagpunta rito? Oh, siya, sige na. Iiwan mo na sa akin yung bata. Basta, huling buntis mo na yan, ha? Kawawa yung mga bata. Naku, ano ba? Ma, hindi niyo na kaya mag-alaga. Kakaedad na nga kayo eh. At kahit na magpadala ang mga kapatid ko galing abroad, naghihirap na tayo sa mga gastusin. Ano gusto bang gawin ko? Pabayaan ko yung mga pamangkin mo. Bira ka naman, oo. Hayaan mo na. At saka ikaw, huwag mong idinadamay ang mga bata sa away niyo ng kapatid mo. Huwag kang ganyan. Ako hindi baling kumayod ako ng kumayod. Hindi baling magkandakuba ako. Basta para sa mga apo ko, sobra. Sobrang mahal na mahal ko yung mga iyan. Dapat dumiretso ka na sa ospital, Rose. Di ba sinabi ko na sa'yo yan? Huwag naman sa aasa sa albularyo. Ayoko ng albularyo. Erning, eh hindi naman kasi ako sigurado na darating ka ngayon. At saka, wala rin kasi akong mautangan na pampadoktor eh. Nabi ko na nga ba eh. Tama lang yung mag-abroad ako para maiwasan ng mga ganitong sitwasyon. Tayo, wag na lang po kayong umalis. Dito na lang po kayo. Anak, kailangan ko mag-abroad para kumita ng malaki para matupad yung mga pangarap ninyo. E di kahit hindi na lang po. Basta kasama namin kayo. Babalik naman ako kagad eh. Tsaka, sandali lang ako. At tsaka tatawag ako sa inyo araw-araw. Ha? Pagbalik ko dito, lagi na tayong magkasama. Alam ko kung ano magpapasaya sa inyo. Magpapasyal tayo. Ha? Magpapasyal tayo. Alam niyo na, ha? Ano? Sakay na. Ano ba inihintay ninyo? Nay, sasama ka ba? Sama ka. Dito na sa harap. Sakay na. Yan. Saan tayo pupunta? Dito ka. Dito ka. Dito ka na, Nay, ha? Saan? Saan daw? Saan ka pupunta? Sa dagat. Hindi po ako nakakaligo rin eh. Sa Maynila, maganda daw po dun, sabi ng anak ni Aling Marley. Sige. Ah, sige, pupunta tayo. Pupunta tayo, doon. Pupunta tayo sa La Union. Doon tayo maliligo sa dagat. Maliligo? Pagkatapos, pupunta tayo sa Maynila. Ha? Oh, yan. Oh. Sige, sa akin na. Yan, ha? Oh, maganda na kayo. Sige na. Meme na. Ma? Mm. Pwede po humingi na pabili ng card? Card? May nating gastos. Saan mo gagamitin ang card? Sige po. Ganda lang po. Good night, ma. Good night. I love you. Oh. Love you, ma. Aba! Anong nakain yung magkapatid, ha? Mama! At nagluto kayo! Hahabol po kami sa flag ceremony kasi si Glory po ang maglilid ng Panatang Makabayan. Oh, talaga? Ikaw? Opo. Uy, ang sikat-sikat mo naman. Uy, sige na. Tawagin na ninyo mga kapatid nyo. Opo. Para makapag-gayak na tayo at sabay-sabay na tayong pumasok. Opo. Tayo, ako po nagkulay niyan. Magiging nurse po kami ni ate paglaki namin. Para sa'yo po to. Ganda. Gagawin ng tatay ang lahat para maging nurse kayong dalawa, ha? Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal po namin kayo, Tay. Para sa'yo to, Tay. Talaga? O sige, dadalhin ko, ha? Titignan-tignan ko pag nagpapahinga ako. Alis na kami, ha? Bye-bye! Oh, Jocelyn! Glory, saan kayo punta? Hindi ba sabay-sabay tayo? Ma, mahuhuli na kami. Mama, tingnan mo. Ito yung bigay mo sa aking bagong sapatos. Ang ganda. Love you, Ma. Love you, too. O, sige na nga. Mauna na kayo. Opo. Sige, bye. Ay, mag-iingat kayo, ha? Ako, itong mga batang ito talaga, oo. Bye-bye, Ma. I love you. Love you. Bye-bye, Ma. Bye-bye.
Sila. Bakit? Eh, may aksidente po eh. Kasama po sila. Tumabi kayo riyan! Tabi! 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 Pari? Pari! Bubo! Lori! Gloria! Apo ko! Apo ko! Apo ko! Apo ko! Manang, manang. Kumalma lang mo kayo. Baka kung mapaano kayo. Gloria! Ayoko! Ayoko! May isang apo ko! Si Jocelyn! Si Jocelyn! Asan yung isang apo ko? Manang dinala nyo sa ospital para mabigyan ng lunas. Sir, ano nangyari mo sa isang bata? Ligtas mo ba siya? Inaalam pa namin sa mga nagdala sa kanya sa ospital. Sana ligtas yung bata. Bilisan natin! Kailangan ako makita ng apo ko! Kailangan ako ng apo ko! Anang, pasensya na po. Kinalulungkot ko po. Hindi na umabot ang apo niyo sa ospital. Oh, Jocelyn! Umawa kayo! Patayin na din yung isang bata. Dito na rival. Naayos ko na ang burol ng mga bata. Natawagan ko na rin ang mga magulang nila. Nakapili ka na ba na isusuot nila? Sige, magpahinga ka muna. Pwede po humingi na pabili ng card? Dear Mama, salamat po sa pag-alaga nyo at pagpapaaral nyo sa amin. Kung naging matigas man po ang ulo namin, sorry po. Alam po namin kung bakit nyo kami laging pinapagalitan. Dahil love nyo po kami. Salamat kasi may lola kaming kagaya mo. Love you, Mama. Love, Jocelyn. Garoy, may bisita ka. Pero hindi kita pwedeng palabasin, ha? Hindi pa oras ng dalaw. I think, binalita na sa akin ni paring Anton. Kagabi pa dapat ako nandito pero walang maiwan sa mga bata. Kamusta ka na? Ang nilipan ng mga bata, Rose. Pareho silang namatay.
Ako ang dahilan. Ako ang dahilan. Aksidente lang yan. Hindi mo naman yung ginusto, di ba? Hindi ko alam kung anong nangyari. Chinek ko naman yung brake. Biglang nawala ng preno. Kamusta na mga bata? May sakit pa rin ba si Jessa? Ha? Bakit ba si Jessa? Alam ba nila ang nangyari? Walang alam ang mga bata. Mas mabuting wala silang alam. Ano na susunod dito? Hanggang kailan ka? Aksidente lang naman ang nangyari, di ba? Hindi ka naman magtatagal dito, di ba? Gusto daw tayo makausap. Ma. Sabi mo sa kanila, huwag nilang guguluhin ang buro ng aking mga apo. Huwag sila mang gugulo. Cynthia. Saka na natin pag-usapan yan. Sige na. Wala na. Huwag sila magugulo. Gloria, pasensya ka na sa inasal ko kanina, ha? Kasalanan ko din ito, Lomeng. Sana hindi ako pumayag na umalis sila na hindi nila ako kasama. Kung sana pinigilan ko ang pag-alis nila. Kung sana binilisan ko ang aking pagligo, pagbihis. Kahit na ilang minuto lang o kaya kahit na isang segundo. Sana buhay pa rin ang aking mga apo. Sana kasama ko pa rin sila ngayon. Sana nayayakap ko sila. Nakahaligang ko pa rin sila ngayon. Gloria. Wala kang kasalanan. Aksidente ang nangyari. Kasalanan ko ito. Nay, nagugutom na po kami. Wala pa po bang ulam? Sandali, ito na. Sandali, ito na. Pagpasensyahan niyo na ito, ha? Kasi wala pong padala si tatay, eh. Ayaw na rin tayong tangin mo sa tindahan. Pero masarap naman to eh. Alam ni Erning
na sa bawat araw na nasa kulungan siya, ay lalong nahihirapan ang kanyang pamilya. Kaya naman, nagmakaawa siya ng tulong pangpiyansa sa kumpanyang pinagtatrabahuhan. Pero mabagal ang naging galaw ng kumpanya sa kaso niya. Nailibing naman ang mga apo ni Manang Gloria, pero hindi kasamang nailibing ni katiting na lungkot at galit sa kanyang puso. Muna yung aking salamin. Paano ko makikita ito? Mama, nasa ulo niyo po. Ah. Thank you po, Mama. O sige na, tuturuan kita. Kunin mo muna yung salamin ko sa mata. Eh, Ma, ayun po sa ulo niyo, oh. Ay! Andito pala. Nakalimutan ko, oh, nga pala, no. Pwede ho bang makausap si Ernesto Garoy? Sino po sila? Gloria Amor. Ako yung lola nung nasagasaan niya. Nandun po si Ernesto. Samahan mo nga siya. Yes, sir. Mrs., dito po tayo. Ernesto Garoy, may dalaw ka. Sino ho? Yung Gloria Amor, lola daw nung nasagasaan mo. Ano, harapin mo ba? Nasa ano siya? Nandiyan lang kanina eh. Oo. Ito yung mangyari. Handa po kami magbigay ng 25,000 pesos para sa dalawang bata. 25,000? Late naman nun. Parang pwede niyo gawing 50,000. Hindi! Yan lang ba ang presyo sa inyo ng mga anak nyo? Hindi. Hindi kayo makikipag-areglo. Sige na ho. Makakaalis na kayo. Bakit? Kami mga magulang dito, di ba? Oh, may karapatan kami magdesisyon. Oh. Eh, anak namin yung namatay. Karapatan? Anong karapatan? Hoy, kayo ang pinuhunan ninyo siping at mag-ire. Ako? Ako nagpalaki sa kanila. Ako nagpakain. Ako nagbahal! Bitiwan mo. Ikaw, ilan ang anak mo? Ano kaya? Balik na rin natin ang sitwasyon. Nabayag ka? Willing naman kaming magdagdag ng inaalok namin eh. Hindi panindang bagoong sa palengke ang mga apo ko para magtawaran tayo. Sa inyo, pera lang ang mawawala. Konting pera. At ikitain yun. Ay kami, buhay! Buhay na hindi na maibabalik pa. Sige na. Makakaalis na kayo. Hey, Janine, halika na. Umalis tayo sa impyernong bahay na to. Hindi. Alam na rin po ako. Ako. Ako ang magsusulong ng kaso. Kung ayaw nila. Ayan. Hindi ako makakapayag na hindi maparusahan ang pumatay sa aking mga apo.
kahapon, pinuntahan ako ng lola ng mga bata na sagasaan. Pero, hindi niya ako hinarap. Hindi ko alam kung bakit. Ano kaya ang masasabi ko sa kanya sakaling magkaharap na ako? Pinatay ko yung mga apo niya. Anong masasabi ko para mabawasan ang galit at sakit na nararamdaman niya? Kung sa akin nangyari yun, isusumpa ko rin sila. Alam na ng mga batang nangyari. Galit pa sila sa akin. Hindi, Ernie. Alam nila kung gano'ng kakabuting tao. Kung gano'ng kakabuting ama. Kung malalaman din yun ng pamilya ng mga batang yun. Alam ko, mapapatawad ka nila, Ernie. Balik ako sa bahay, ha? May nakalimutan lang ako. Ingat kayo. Mana, alam ko ba malaki yun? Makikas ka na sa lalo na gawa ko. Wala pong kapatawaran. Ako na po humingi ng tawad sa inyo. Aksidente ko yun. Patawarin niyo na po ako. Parang yun ang awa. Patawarin niyo. Hindi. Hindi kami makikipag-arekla sa'yo. Itutuloy namin ang kaso laban sa'yo. Mama, may naghahanap po sa inyo. Sino sila? Ako si Rose. Asawa po ni Ernesto Garoy. Si Erning po. Ah. Sige po. Maupo kayo. Halika na mga anak. Dito tayo. Alam ko pong iniisip nyo na wala ho akong karapatang pumunta rito. Naglakas loob lang po ako. Gusto ko lang hong malaman nyo na kahit ganun po nagawa ng asawa ko, napakabuti po niyang tao. Mabuting asawa. Mabuting ama. Hirap na hirap na po siya sa araw-araw na hindi po niya nakakasama mga anak namin. At ganun din po kami. Nagmamakaawa po ako.
Sana po, mapatawad niyo na po ang asawa ko. Alang-alang lang po sa mga anak namin. Sana po, huwag niyo na po siyang ipakulong. Naiintindihan kong sinusubukan mo lang isalba ang pamilya mo. Pero sana, naiintindihan mo rin yun din ang ginagawa ko. Nahihirapan na kami. Malaki na ang nabago simula nung mawala ang dalawa sa amin. Patawarin ko man ang asawa mo. Kailangan pa rin pagbayaran niya ang nagawa niyang kasalanan. Kailangan maitama niya ang kanyang pagkakamali. Pasensya ka na. Hindi ko maiuurong ang demanda. Sige po. Pasensya na po sa abala. Aalis na po kami. Rose? Sandali lang. Ibili mo ng pagkain ng mga anak mo. Para sa mga bata yan. Maraming salamat po. Aalis po kami. Halos 3 linggo ang binuno ni Ernie sa kulungan bago siya nakalaya ng piyansahan ng kumpanya nila. Ganoon na lang ang pananabik niyang makita ang pamilya. Ernie, ang tatay! 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 Kinulat mo kami. Oh, Miriam, kamusta na ang pag-aaral mo? Nag-aaral ka pa mabuti? Tumigil na po si ate. Wala raw po kasi tayong pera, sabi ni nanay. Tay, buti pa nakalaya na kayo. Nay, sabi ko sa inyo, mabait yung lola eh. Binigyan pa nga po nila kami ng pera eh. Tay, hindi pa po ba siya galit sa inyo? Pinuntahan kasi namin yung lola ng mga bata para ihingi ka ng tawad. Alam mo, Erning, mukhang mabait siya. Tinulungan pa nga niya kami. Kaya lang, hindi pa rin niya inurong yung demanda. Ma, pwede po ba akong magpaturo sa inyo ng assignment? Kitita Cynthia mo na lang. Sige na, marami pa akong ginagawa. Sige na po. Ma, namiss ko na po turo niyo sa amin eh. Ano ka ba? Hindi ka ba nakakaintindi? Ang kulit mo, ha? Sabi na marami akong ginagawa eh. Konting problema, ako nang ako. Kayang-kaya niyo yan! Gloria, kinakailangan mo bang pagsalitaan ng gano'n ng mga bata, ha? Bakit ba ang init-init ng ulo mo? Paano hindi init ang ulo ko? Hindi ako papayag. Kailangan maibalik ko siya muli sa kulungan. Ikaw, ala ka bang problema? Ako lang ba? Ako lang ba namatayan sa bahay na ito? Hindi lang ikaw, Gloria. Pati ako. Pati ang mga apo mo. Nawalan sila ng kapatid. Pero ganun pa man pinipilit nilang pagaanin ang loob mo. Gloria, hindi mo pa nakikita ang ginagawa mo?
Dalawang apo mo ang namatay. At ngayon, itinataboy mong palayo ang mga natira pa. Ano bang gusto mo mangyari? Ha? Ang tuluyan na silang mawala rin sa'yo. Ano po, Nay? Nandito kami para kunin yung mga anak namin. May trabaho na ako. Mabubuhay namin sila. Napakaswerte naman ninyong mag-asawa. Para kayong bumili ng baboy at nagpaalaga ng libre. Tapos, pag malaki na at ubra ng pakinabangan, kukunin na naang ninyo? Kahit anong sabihin nyo, kukunin pa rin namin yung mga anak namin. Talaga, ha? Ikaw, sa tingin mo, yan ba mga anak ninyo sasama sa inyo? Gano'n ka kasigurado? Sige! Gusto mo? Tingnan natin. Talaga, ha? Sige. Oy! Huwag mo itulak yung mga apo ko! Sabihin mo! Teka, ano? Kasama kayo sa tatay niyo? Iiwan niyo ako? Hindi. Hindi na ako kayang iwanan. Mama! Huwag mo itulak! Huwag mo itulak! Mama, kasi po... Mama, sasama na po kami kina nanay. Nakikita ko kasi na magnahihirapan na kayo. Inaalala niyo po yung kaso. Tapos inaalala niyo pa po kami. Masyado na po kami nagiging pabigat sa inyo, Mama. Ayaw po namin kayo nakikitang nahihirapan. Sorry po, ma. Kaya sasama na lang po kami ka na nanay at tatay. Mahal namin kayo, mama. Po namin kayo. Sorry po talaga. Hindi kayo papigat sa akin. Akin yung iniisip yun. Sorry. Mahal na mahal ko kayo. Kahit minsan hindi, hindi ako napigitan sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Sorry mo. Sorry mo. Sige na, base sa ebidensya at pahayag ng magkabilang panig, may sapat na dahilan ang kampo ng mga biktima sa kasong isinampas sa salarin. Ikaw, Ernesto Garoy, nahaharap ka sa kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide. Both of you will be required to report for the schedule of the next hearing. Meetings adjourned. Manang Gloria,
pwede po ba kayo makausap uli? Alam ko po, kulang ang buhay ko kapalit ng buhay ng mga apo ninyo. Pero, humihingi po ko ulit ang tawad sa inyo. Huwag niyo na po ako pakulong. Parang niyo nang awa. Kailangan ko ng mga anak ko. Nawalan ako ng dalawang apo. Ngayon, wala na rin yung iba. Alam mo ba kung gaano kasakit yon? Buhay ko sila. Para mo na rin akong pinatay. Yun. Yun ang gusto kong maramdaman mo. Hindi ko iuurong ang demanda. Noonang makita ko si Erning sa kulungan, alam ko at sigurado akong mabuti siyang tao. Isa siyang amang ang pinapangarap ay mabigyan ng magandang kinabukasan ang pamilya niya. Kung tutuusin, mas mabuti siyang ama kaysa sa ama ng mga apo ko. Ang bigat-bigat ng mga salitang binitawan ko sa kanya. Ayokong maawa sa kanya. Dahil kailangan patigasin ko ang puso ko. Dahil baka hindi ko siya maipakulong. Paano na ang pagkamatay ng aking mga apo? Hindi ako makakapayag na mamatay sila ng ganoon lang. Hindi ako makapayag na mawala ako ng ganito lang. Marami nang nagbayad, Gloria. Ang mga apo mong natira, hindi lang sila nawala ng kapatid. Pati Lola. Si Erning, hindi pa siya nahatulan. Pero sira na ang kanyang buhay, sira na ang kanyang pamilya. At ikaw, nawala na sa iyo ang lahat-lahat sa paghahanap mo ng ustisya. Hindi ba ang ibig sabihin ng ustisya, ng katarungan, katahimikan ng isip at loob? Tumakas ka na lang kaya, Erning. Lumayo tayo, magtago tayo. Kung makukulong ka, ano na lang gagawin ng mga anak natin? Hindi. Hindi, Rose! Gusto mo ba? Habang buhay ako tumatakas, habang buhay ako nagtatago? Hindi ganun ang klaseng buhay na gusto ko para sa mga anak ko. Ayoko nang dagdagan pang isang maling sitwasyon. Pananagutan ko to, haharapin ko to. Kaya ko to. Basta nandiyan kayo ng mga anak natin. Nay, tay, si Kesa po! Ma'am! Ano nangyari? Dok! Tulungan nyo! Ano ba? Para mawala na! Kaya nga pa to? Napakahina na ko ng pag-ingat! Dok! Para mawala na! Ano mangyari sa anak ko? Para mawala na kayo to? Basta ganito mo lang tayo. Thank you.
kaya kapalit na nagawa ko. Buhay ng anak ko para sa... sa buhay ng dalawa na sakta. Mawawa na kayo. Ako na lang po. Ako na lang po. Hindi na parang inakawa. Ako na lang. Totoo na. Mga salitang binitawan ko kay Erning. Hinangad kong maramdaman niya. Ang sakit na nararamdaman ko. Ngayon, nasa ospital ang anak niya. Pareho na kami ngayong miserable ang buhay. Bakit ganun? Dapat nga. Dapat masaya na ako. Pero... ang bigat-bigat. Hinangan ko lang namang mabigyan ang katarungan ng pagkamatay ng aking mga apo. Mali ba yun? Minahal mo sila ng sobra at dala-dala nila yun kung saan man sila naroon ngayon. Dore, pakawalan mo na sila. Sigurado akong yun ang gusto nilang mangyari, ang maging payapa ang iyong loob. Gusto kong sabihin sa inyo, iniuurong ko na ang habla. Maraming salamat ho. Hindi ko alam kung paano ba. bakit? Pero tatanungin ko pong panghabang buhay na utang na loob ito sa inyo. Erning, tapos na ang parusang dinanas natin sa trahedyang ito. Hindi kita kayang nakawin sa pamilya mo. Napakabait mong ama. Kailangan ka nila. At yun na hindi kaya ng kalooban kong pagkait sa mga anak mo. Malang araw po, makakabawi ako sa inyo. Ipagpatuloy mo lamang ang pagmamahal mo sa pamilya mo. Bawi ka sa akin. Bawing-bawi. Salamat po, Lola. Sweet naman ng batang to.
magaling. Maraming maraming salamat sa iyo. Dahil sa pagmamahal mo sa pamilya mo, natuto ako magpatawad. Salamat. Hindi nagtagal ay naging maayos rin ang relasyon ni Namanang Gloria at Janine. Hindi na bumalik pa sa poder niya ang mga apo, pero nanatili ang suporta at pagmamahal niya sa mga ito at pati na rin ang pagmamahal nila sa kanya. Patuloy namang nagsusumikap si Erning upang balang araw ay makaahon sa kahirapan at matupad niya ang lahat ng pinapangarap niya para sa kanyang pamilya. Sa kasalukuyan, ay malapit na magkaibigan si Namanang Gloria at Erning. Ang aksidenteng iyon ang mas nagpatatag kay Erning bilang tao. Habang iyon naman ang nagturo kay Manang Gloria na magpatawad. At iyon ang nagturo sa kanilang dalawa na mas lalong mahalin ang kanilang mga pamilya. Lahat ng nangyayari sa buhay natin ay bahagi ng isang mahabang ruta patungo sa nais nating puntahan. Hindi ito isang aksidente lamang. Sinadya ito ng Diyos upang maging handa tayo sa pagtahak sa buhay. Subalit may mga sandaling binubulag tayo ng galit, kaya naliligaw tayo ng landas. At ang tanging paraan upang mahanap natin uli ang tamang landas ay ang magpatawad. Kung pagmamahal at hindi galit ang laman ng ating puso, hinding-hindi tayo mag-iisa sa pagtahak sa buhay. Bukod sa ating mga pamilya, maaaring makatagpo tayo ng mga mabubuting kaibigan na ating magiging karamay, tulad ni na Erning at Manang Gloria. Ito po si Chara Santos. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapamilya.